Hello guys! Good morning! Nakikita nyo naman siguro kung ano ang ginagawa ko, diba? Naghihiwa-hiwa ako ng mushroom na binili ko. Yung mga maliit. Ito na oh. Magluluto tayo guys ng mushroom! And happy, happy Friday sa ating lahat! Binili ko itong mushroom. Total is 120. Actually, nag-breakfast na kami kanina. Kaming tatlo bago umalis si Yuhan. Masama yung aking lalamunan guys. Ramdam ko talaga kasi nga change weather na. Normal lang naman. Sayang yan. Hugasan natin to. Hindi ko pa to naililigpit. Oh, nakikita nyo ito. Yan. Kasi si Yuhan, kailangan niya magdala ng spoon and fork. So, kinuha ko yung ziplock na nilagyan ko. Nilagay ko doon. Tapos yung iba niyang gulay kasi may cooking. Ano daw sila? Cooking challenge. Cooking challenge sa kanila parang... Ano bang subject sa atin yan guys? Magluto-luto sila. Kaya gabi pa lang, magpabili na siya sa tatay niya, cucumber and coriander and lemon. So yun ang dala niya. Hindi guys, maganda yung aking ano, lalamunan. Sandali muna guys, kuha lang ako ng patatas. Sisiwain ko lang to ang patatas. Dahil ilalagay natin to, pinatay ko na yung dala. Hindi na umaga, pagising ko, ramdam ko talaga yung lalamunan ko. Yung lalamunan ko na nagda-dry siya. Ramdam ko ba? Kala ko wala na akong sibuyas. Buti na lang mayroon pa ako. Burrito. Ito hindi pa. Kaya itong binili ko. Naging paborito ko na rin. So ito yon, mushroom. And patatas. So ayun guys. Hugasan ko muna to ha. Nang maigi. So, ayan guys, hayaan ko na lang siya muna. Dahil sa parang lubambot yung mushroom. Then, mamaya lagyan natin ito ng timor. Alam niyo yung timor? Pinakapaborito ko ang timor. Before, ayoko. Pero, nung nasanay na ako, gusto ko yung timor. Dahil very healthy siya. And, mabango siya sa food, guys. So, ayan. Hayaan na muna natin konti. Okay guys, so luto na yung aking mushroom na curry. Ayan, nilagyan ko na siya ng coriander. So ganyan ako magluto ng mushroom curry nila dito guys. And isa ito sa mga paborito ko. Guys, kain ako. Ayan o, oh, yung mushroom na niluto ko at saka dal. Didipak guys, ayaw niyang kumain. Gawa nga kumain na kami kaninang umaga, pamaaga pa na rice. So, si Dipak ganyan siya. So, mamaya na daw siya kakain at nagbilis siyang umalis dahil tinawagan siya ng kaibigan niyang brother. Si Yubin Bay. So, ayan. Thank you Lord. Kain tayo. Okay guys, hapon na dito. And tingnan niyo oh. Yan, yung aking pang summer. Feel na feel ko na talagang akala ko summer na. And nag t-shirt lang ako at pajama. Ngayon nilamig ako guys, kaya back to thermal na naman. Oh, nag-double ako guys suot. So mahal na araw na, nagsisimula na yung mahal na araw. Tama ba ako? Maalala ko lang, nung kapanahunan pa namin, nung bata-bata pa ako. Maalala ko lang, nung times namin, na tuwing ganito, tuwing pagsapit na mahal na araw, yung mga palabas sa TV, patungkol lahat sa Bible, diba guys? And talagang hindi kami pinapayagan, mag-alagala, dahil sasabihin ni mama o sasabihin ni papa, at ng mga lola at tito, huy, wag kayong kalagala kahit saan, dahil alam nyo ba, patay yung Panginoon. Yung ganun ba guys, na mga paniniwala, diba? Pero ngayon, ang laki na ng difference na generation na ito compare sa kung maiisip mo yung time baga before sa time namin, no? Na talagang pagdating na mahal na araw, talagang nasa loob lang kami ng bahay, hindi kami talaga nagala. Kasi nga,
nasa isip namin na what if may mangyari, ganito, ganyan. Yung parang paniniwala na bagay. So, I guess wala namang masamahan kung ipapractice pa rin mga ganyan dahil parang yan yung kinalakyan. So, wala lang guys, na-share ko lang sa inyo kasi since mahal na araw na guys. So, minsan ganun, naisip ko yung mga memories noon na talagang focus kami, nanonood lang sa TV, patungkol sa Bible lahat. Masarap lang balik-balikan yung ganung mga memories. And nami-miss ko yung prosesyon sa amin, sa lugar namin. Nakakamiss talaga guys, nakakamiss talaga. And maalala ko noon na sinali pa ako ng mama ko kasi nagsuot pa ako ng parang costume na may pakpak na anghel ako, tapos may hawakan kami ng mga letters. Experience ko yun, tapos maalala ko yung pakpak ko na ginagawa ng mama ko, puno na ng bulak. Kasi parang fresh pa talaga siya sa memories mo, ano? Yung hindi ko talaga makakalimutan. Tapos yung mag-Station of the Cross kami, kasama kami buong family. Pag mga ganitong season na sa atin, talagang ma-feel mo. Pero like, kagaya nandito ako sa Nepal or sa Middle East, parang hindi mo ma-feel talaga yung Holy Week na tinatawag. Rice, it takes 2 hours! Why? Why too much time? Who cook rice? We put the rice there and then we leave there for 1 hour and it's still water. Why? Binopal? Big fire but still water, but then we leave it for a while. When we open it, the rice is cooked. Oh. While frying potato is still the same, not fried. Tinira ko talaga sa kanya tong tatlong siopaw, guys. Ayan yung siopaw natin. So, yan na yung pinakalas. Johan! Han! So, who's the winner in your cooking show? Cooking challenge? Did you not tell? Ayan, ubos na agad ang ano siopaw. Si Deepak naman kagabi nakadalawang kain. Si Johan hindi na talaga nag-dinner kagabi. Yung tatlong siopaw na kinain niya tapos hindi na siya nag-dinner. Ako nakadalawa. Ayan, baka next ko nagawa ng siopaw sa huli na. Sa 23 daw. Itong March 23. Huli na dito. Festival of Colors na nila. Nahingal ako. Okay, guys, so yung aking niluluto na naman ngayon is sinabawang manok. Dahil, alam nyo ba yung kaibigan ko, nagluto siya ng sinabawang karne ng baka na may mais at may repolyo. Naglaway ako. Sabi ko, kakain din ako. Bili ako ng manok at sana may bok choy doon. So, minsan, ito yung problema sa ating mga babae. Pag, ayan, katulad, nakita ko yung kaibigan ko, nagluto siya. Gusto ko rin magluto. Kahit walang baka. Naghanap talaga ako ng paraan. Bakit kay ganyan tayong mga babae? Kung ano yung makita natin na niluto ng kaibigan natin, gusto rin natin magluto. Sakit na talaga natin yan, guys. So, hindi na natin yan ma-avoid. So, hindi ko alam kung si Juan ay kakain. Basta ako ay maghigop ng sabaw at gusto ko yung maraming gulay. And ito yung rice namin. Ininit ko lang. Kasi nga, tatlong siopaw ang kinain. So, hindi ko alam kung makakain pa si Juan. Tanungin ko muna siya. But at least, hanggang bukas na rin ito. And kung si Deepak gusto niya rin kumain, pero feeling ko hindi na si Deepak kakain. Kasi pag-gabi usually, hindi na siya kumakain. Pero tingnan natin. Oh guys, so ayan. Nakapaglagay na ako ng cream ko. Season na naman ng allergy guys, no? Season na naman, mag-ano naman ito, kati-kati na naman tayo. Yung katawan natin, mga ngati-ngati. Alam nyo guys, wala akong allergy. Dito lang ako nakaka-experience ng magkati-kati yung aking mga balat-balat ba. Kaya, ayan, ginaganyan ko, oh, pag may maramdaman ako na nangangati yung balat. Alam nyo, ginagawa ko, nilalagyan ko lang siya ng calamine lotion. Iba pa naman yung calamine lotion dito. O, ganyan. Ito lang talaga yung savior ko, guys. Pag may maramdaman ako na kati-kati dyan, nangangati ako dito, nangangati ako kung saan, saan. Kaya tinatabi ko yan, guys, hindi ako makatulog na yung kalamayin wala sa aking tabi. Nag-aayos ako ng mga files ko. Next month, guys, uuwi tayo sa village. Dahil nga sa kasal. So, ang mangyayari is, mauuna ako, kasama ko sila auntie. And, syempre kasi magbablog ako, guys. And, si Deepak may work siya. So, mauuna ako doon. And, susunod lang sila ni Juan. Supposedly, sabi ni Deepak, kami ni Juan ang mauna at susunod siya sa last day. And then, sabay na kami umuwi dito. Siguro mga 3 days lang kami doon. Pero sabi ko, sama na lang kayo ni Johan. Tsaka, mag-aantay na lang ako doon. Tita nyo na saan na itong aking camera, guys. Kasi napindot ko siya. Pagpasensyahan nyo lang. Ayan. So, sabi niya, kayo mauna ni Johan. Kasi nga may work siya, diba? So, sabi ko, ganito na lang. Sabay na lang kayo ni Johan. And mauna na lang ako doon. Para makapag-vlog ako, para makadami ako ng content. Kailangan talaga namin pumunta doon. Hindi pwede na hindi kami pumunta dahil lahat ng pamilya, guys, ay uuwi. Pupunta doon kasi nga, talagang pamangkin niya ni Bua, anak ng kanyang bunsong kapatid. So,
Nag-engage na sila, di ba? And tumawag sila. Kailangan talaga namin pumunta ba? Yung sa side na ibibigay, kailangan kami talaga daw yung ang magbigay. So, abangan nyo na lang yun kung ano ang inihanda ni Ama na regalo dun para sa magiging asawa ng kanyang, ano, ang pamangkin ni Bua. So, si Ganesh Bai yun. So, ayun guys, at i-end ko na yung vlog ko. Ayan, nagpindot-pindot na naman ako dito sa mobile. Sa laptop ko, may mga pinapanood ako at the same time, nag-aayos ako ng mga files ko guys para ready ang ating, ano, pag-edit. And alas 10 na dito pasado. So, mag-good night na ako. Ayan. Kahit natutulog ako, ginaganyan ko talaga guys kasi nangangati yung mukha ko. Magpapagupit din naman ako guys kasi nga magtag-init na dito. So, ingat kayong lahat sa ating pag-celebrate ng Lenten season. And may God bless us all. I love you and maraming salamat po muli sa pagbigay oras para lang mapanood itong vlog. And I love you. Bye guys! Good night! Salamat po!